Ilang tono ba ngayon para ano, mag-college yung mga bata? How old are they when they reach first year? Usually 17? 17, 18. Hindi, basic education pa yan. K-12 na. K-12 na. Nasa 18 na ngayon. 18, right. Right. Marami sa mga tagapanood natin sa Usapang Pera Atom ay mga overseas Filipino workers, mga kababaihan na nagpapa-aral ng kanilang mga anak sa kolehiyo. Ang default ng maraming mga nanay, mga magulang, ay kapag first semester na, doon pa lang didilihensya at doon pa lang hahanap ng pang-tuition ng anak. Kaya nangungutang. Kaya sila nangungutang. At dahil dyan, mataas yung kapalit, no? Sa tingin mo, kung ikaw, no, magkaka-anak ka ngayon, and then after 18 years, no, mm-hmm, mga magkano kaya yung tuition na ipe-prepare mo at that point, no, pagdating ng 18 years? Public school ang pag-usapan natin. Well, I don't know, depende kung saan mag-aaral, pero I would think, halimbawa, sa UP, nung kapanahunan namin, nasa 6,000 per semester. Uh-huh. Mm-hmm. So when we did the research, on average, it's about 250,000 pesos per year, 18 years from now. Okay. Okay, ang tuition lang yan, ha? So, kung apat na taon, mag-aaral yung anak. So, nakakalula. It's 250,000 times 4, that's 1 million pesos per child. Oh my gosh. So, ilang anak ang balak mo magkaroon? Base dyan sa info. Kailangan pagplanuhan na maayos. So, we also made a calculation, no? So, kung yung mga magulang ay yung traditional na mangungutang para sa tuition, yung 1 million pesos na yan na uutangin nila for in a span of 4 years tapos babayaran ng 5 years kasi medyo malaki, so longer term yan, no? Again, at an interest rate of about 12% per annum. Yung 1 million pesos, magiging na siyang around 1.7 million pesos in total na kailangan niyong bayaran. Dodoblihin ng utang ang pasanin mo sa pagpapaaral ng iyong anak. Samantala, ginhawa naman ang dulot ng ipon. Kalahati lang ang kailangang itabi. Parang nagpapatong-patong yung interest, no? Right, oo. At ang lagi kong tinatanong sa mga magulang na nakakausap ko, Nay, nung bang isinilang nyo yung anak nyo, hindi nyo ba alam na mag-18 years old yan at papasok ng kolehiyo? Nakakagulat ba yon na ganun? So sabi ko, hindi ba dapat nung isinilang natin yung batang yan, ay pinaghandaan na natin yung kolehiyo? Okay? And this is where savings becomes more of an advantage, no? Yung sa calculation namin, it's about 1,900 pesos per month. Wow, that's not bad. Yes, and you save this at an interest rate of 5% per annum, which is madaling makuha. Pumunta ka sa Pag-ibig, pumunta ka sa MP2, pumunta ka sa rural banks, makukuha mo yan. Yung 1,800 to 1,900 pesos every month for 18 years, you will only have to save about 415,000 pesos accumulative, no? To get to that 1 million. Ayun. So, kumbaga lamang sa ganitong mga usapin yung mga maagang nagpaplano. Of course. At yung mga merong disiplina. Oo. Na magtabi ng pera regularly. Kaya ikaw, Atom, para sa future mo, magplano ka. So, if i-compare natin, no? 1.7 million pesos para sa nangutang at 415,000 pesos naman para sa nag-ipon. Ang laki ng diferensya. Yun yung gusto kong i-drive na point about utang and savings, no? Na nadodoble yung effort natin at nakakapagpahirap talaga kapag nangungutang, lalo na pag hindi produktibo yung bagay na paggagamitan nito. At yun namang pagsisave ay nakakaginhawa. Ang laki ng difference now that you put it that way. And if I also put it into context, no, ang minimum wage natin ngayon nasa 10,000. Mag-asawa, parehong minimum wage earners. So, 10,000 plus 10,000, 20,000. Kailangan lang nilang magtabi ng 10% ng kanilang kinikita kada buwan. Mm-hmm. At kakayanin na nila yon, no? And pagdaan ng panahon, tataas pa yung kita nila. At yung 1,800 to 1,900 pesos will remain, mm-hmm, no, constant. So,
So madali lang siya. So ang lesson dito, kaya siya. Yes, kaya at kailangan pagplanuhan. Okay? Hindi yung parang, uy, 17 years old na yung anak natin, saka pa lang natin iisipin yung pag-aaral niya sa kolehiyo. Pagkasilang yan, dapat nagsusubi na tayo. In fact, ako, mag-open ako ng passbook account para doon ilalagay yung savings para sa pag-aaral ng anak. Nakahiwalay, para makita mo talaga. Yes, naalala ko lang, no? Actually, yan yung pinagawa ko sa mga kapatid ko. So, yung mga kapatid ko, ako na lang naiwan na, na dito sa Pilipinas. Yung dalawang sisters ko ay nasa Australia, tapos yung isa nasa Amerika. So, yun, yung pinagawa ko sa kanila. Tuwing mga anak, mag-open ng savings account at maglalagay doon regularly para pang kolehiyo ng bata. Ang galing, oo. Para pagdating ng panahon, hindi ako yung tatakbuhan. Marami sa atin ang gustong yumaman agad dahil sa hirap ng buhay. Pero para sa akin, ang pinakamabilis pa rin na paraan sa pagyaman ay kung magdadahan-dahan. Kaya maiging paghandaan ang ating hinaharap sa pamamagitan ng dagdag kaalaman sa pag-iipon, tamang pangungutang at pag-iinvest. Ako si Ato Maraoli. Ako naman si Sir Vince, nagsasabing, ang pagyaman na pag-aaralan.